Well, una, tama naman yung pangalang pag ng publiko. I mean, yung cancel F2 logistics contract, kahit pa, yung hashtag na yun na nag-trend recently, kahit pa mahirap yung i-pursue, the fact na may noise or may dissent online, it means that yung COMELEC, mas lalo itong mararamdaman yung pressure na i-make sure na, yun nga, that safeguards are in place, ganyan. I think Lente, this another poll watchdog, said the same thing to me na, well, itong F2 Logistics in the past, nakasecure din naman siya ng COMELEC contracts in 2018, sanggod niya ang kabataan, in barangay elections, then in 2019. So, hindi na rin bago itong pagiging election provider ng F2 Logistics. Pero, for this 2022 elections, isang crucial vote that will determine you know, President Duterte's successor, well, it's important na yung F2 Logistics din ay maging transparent sa lahat ng processes na mag-take place para ma-allay din yung fears ng publiko. So, ayun, I think tama naman yung ginagawa ng public na they are very vocal, they are very vigilant. Kapag may nakikita silang parang kahit hint lang of irregularity, they are speaking out online, they're speaking up online. Because it will, ang magiging result nito, yung COMELEC, mas lalo nitong mararamdaman na dapat, mas lalo nitong sinasabi sa publiko o pinaparamdam sa publiko na gagawin nito ang lahat para yung elections next year ay credible.